Hello po mga kabiyahero, andito po kami ngayon sa Ben Gurion Airport. Sa kasalukuyan po ngayon ay tayo ay nag-iintay ng ating boarding flight, no, mga kabiyahero. Siyempre nakamask ako ngayon pero papakita ko ng konti. Ayan. So ayan po, no, mga kabiyahero, akala nyo iba kasi yung nag-vlog, no? Ako pa rito, no. So ngayon ay siyempre kasi sa loob, required kasi siyempre nakamask, no. Meron tayo lang ditong nagpapasalamat tayo kasi, no, thank God, meron tayong binigyan tayo ng ano, no, vaccine card. Shout out sa napakabait na 28 years old na from Tarlac, no, Jessa Ocampo. Apelido pa lang. Ano? Campo pala, Campo, kulang na lang ng O, no? Kulang na lang ng O. So, eto po, salamat sa kanya, shout out sa inyo. Thank you very much. At papakita natin siya. Ito. Ayan po siya, oh. Opo. At salamat po sa inyo. Ayan, medyo nahihiya siya. Actually, first time niya magbakasyon, no, papuntang Pilipinas. Medyo mahihiyain siya, no, si Jessa Campo. Ayan po. Thank you very much dito, ha. Sa smart, hindi to smart padala, no? Smart ano to, no? Smart SIM. Thank you very much kasi kailangan ko talaga to, no, para hindi na tayo mamumroblema. And I'm so halang ganito, no? Nasa 1,000 yata, no? Kaya, salamat, salamat dito sa smart na SIM, no? Ayan. Kasama ka na, ha? Kasama ka na sa vlog natin, okay? Shoutout sa mga ayan. So, yun po. So, salamat po, mga kabihero. At yan po. At abangan po natin ang mga iba pa nating update, no? At tayo po ang ating susunod na biyahe ay sa Bangkok. Ayan. So, maraming salamat po, mga kabihero. Don't forget to subscribe and don't forget to share sa Biyahe ni Bro YouTube channel. Thank you very much. Kaya mga kabihero, ulit tayo ngayon sa kainan. Dito pa rin tayo sa airport. So, ito po yung pagkain natin. Ngayon, papakita ko sa inyo, no? Ating pagkain ngayong gabing ito, no? Ayan, ito po ay fried rice with sweet chicken. And of course, syempre yung mga sauce. May teriyaki. And spices. Kung ano-ano pa. Yung itim na yan, yan po ay ano-ano. Yan po ay wet wipes. Hindi po pagkain yan. Ito po. Ayan po. At syempre, pag-prepare natin yan muna bago kainin. At ito po yung pagkain. So, ito tayo ngayon sa kainan dito sa food court dito sa Israel. So, mga biyahero, itikman natin yung mamaya kung gano'ng kasarap pagkain. Ayan po. Ayan, kain tayo. Ito kami ngayon, kumakain ngayon. Order ka lang, maraming pagpipili, ano, meron sa sushi bar, meron sa McDonald's. Kung katopuan mo. Pirahin nyo na lang para pocket money. Yan, dito po kami, kakain ngayon sa... Anga-anga ako, pinarit ko na lahat ng kekel ko. Tawa ko kung may laman ko itong kartis ko. Pwede namang dollars ko yan. Ay, euro yan. Try ko muna yung kartis ko, baka may laman ko. Sayang yun. Yes, payaman daw mamalik. Go. O ayan kabayan, so kamusta po kayo? Nandito kaya yung tayo sa bank, Phuket, di ba? Sa Phuket tayo ngayon. Bali, kayo po ba yung ibang po for good na? Oo, oh, for good na. Nakailan taon po kayo sa Israel? 5 years lang. Maganda naman ang trabaho nyo. Ha? Okay naman po yung naging trabaho nyo. Okay naman. Tsaga-tsaga lang. Ano po mapapayag nyo sa ating mga kababayan na mga nag-a-apply pa lang sa Israel papuntang abroad? Number one talaga, sablanot pa more. Yung sablanot ay pasensya, no? Pasensya, oo. Napakahalaga, no? Kahit naman sana, di ba? Kahit hindi sa abroad. Oo. Napakahalaga nun. Pero ngayon, at least, ay makakasama nyo na family nyo. Oo. Time naman para makasama ang pamilya. So, ngayon, anong pakiramdam nyo sa pag-uwi nyo ngayon? Excited na kinakabahan. Excited para makasama ang pamilya. Mm-hmm. Nakabahan kasi wala na munang trabaho. Kaya nga. Pero at least, di ba yung iba nga nakakasurvive eh. Ang mga trabaho nila, boti-boti diaryo lang, nakakasurvive sila. Di ba? Tsaga-tsaga lang talaga. Pero, ano, nag-enjoy naman kayo sa Israel? Oo naman, siyempre. Kahit paano. Ano yung gustong-gusto nyo sa Israel? Nagagawa mo lahat. Lalo kung mabait yung alaga, supportive, okay na yun. Pero masaya kaya ko yung kayo nasa Israel. Oo, ano.
lalo tong pangalawang alaga ko kasi mababait sila. Nakakapag-day off naman kayo? Open ako mag-day off doon kailang siyempre matinding pangangailangan. Kailangan mag-stay. Kaya nga. Pero siyempre yung mga nakakaalan naman kayo, nakakapag-gala-gala, pag-trip, kunwari. Oo, nakakapag-trip naman pagkakon eh. Medyo may mga holiday, nakakapag-trip naman. So ano yung mga hindi nyo makakalimutan sa Israel sa inyong pag-uwi sa Pilipinas? Siyempre yung mga nabisitang mga holy place. Holy place. Yun naman ang pinaka-importante kahit paano eh, nakabisit tayo doon. Kaya nga, sa pinaka-tong holy place na nabisita nyo rito sa Israel, ano yung talagang gustong-gusto nyo? Sa Jerusalem. Alin po doon sa Jerusalem? Sa may Eastern Wall. Ah, so Eastern Wall, yung maglalagay ka ng papel. Sa doon sa may place na pinagpakuan kay Kristo. Yung Holy Sepulcher. Yun yung sa bato. Most Holy Church. Yung bato na yun, doon siya iniga. Kaya hold, tinawag na holy place yun kasi marami nang nangyari magaganda doon. So yun, at least napuntahan nyo na yun. Marami na kayo napuntahan na lugar. Pero meron pa kayong gustong puntahan din, kunyari sa Israel na hindi nyo napuntahan. Yun, Ilat. Kaya lang malayo eh. Walang time doon kwan eh. Sa Ilat. Kung pupunta ka doon kulang naman yung isang araw lang. Kaya nga. Kailangan mga tatlo, minimum. Pinag-uusan ng universe. So yun lang pala hindi nyo napuntahan. Lahat naman napuntahan nyo. Marami nang napuntahan pero yung Ilat yung gusto ko mga sana puntahan eh. Pero gusto nyo rin makabalik pa rito? Sakali. Kung may pagkakataon, why not? Na magbakasyon. Mamasyal, kasamang pamilya kung may pagkakataon, may pera. Para mabisit rin na yung mga nabisit ko. Pero yung iniwan nyo yung trabaho nyo, mabigit din. Magaan yung kanto. Parang talagang pasensya lang. Pero okay naman, iniwan nyo yung alaga nyo. Namatay na siya. Kaya nag-forgood na ako. Okay. So, yun na pala. Na, parang nung namatay niya, nag-decide na kayo na mag-forgood na lang. Saka, siyempre, kailangan nyo makasama ang pamilya. Kaya nga, nakakalaga nun. Halin mo yung may trabaho ka nga, malayo ka naman sa pamilya. Kaya nga po. Yeah. So, saka-saka na lang. So, yung sa mga ating may papayo nyo sa ating mga ngayon na nasa Israel na at saka yung magkatrabaho pa bukod sa Sablanot, ano pang inyong mapapayo? Ipon, hanggang may trabaho, mag-ipon. Ipon, no. Kasi yung trabaho nating OFW, hindi natin alam kung hanggang kailan. Hindi naman permanent na trabaho sa atin kasi. Kaya hanggang may trabaho, ipon. Yun lang. Okay, sige, maraming salamat. Dada. Salamat ha. Pag-ito subscribe, Biyahe ni Bro YouTube channel. Thank you, yung pang ating kasamahan dito, si Kuya Raymond. Thank you.